Hello guys, welcome po ako. Hello, di lang marang mag-vlog ah. Hello guys, welcome uli sa aking panibagong vlog. Kung dati, puro cellphone, computer ang aking binablog, ngayon may panibago tayong i-tutorial tungkol naman po sa mga printer. May mga problema sa printer dyan. Ayan, katulad na lang nito ng ayan. Ang problema po nito ay wala siyang print out. So, mag-check tayo ngayon ng check po natin dito. Actually, na ginawa ko na siyang hinigupan ko na siya. At sinigupan ko na rin yung kanyang damper. So, hinigupan ko na yung dito sa waste ink niya. So, magte-test tayo ng print. So dapat yan, meron na siyang kahit konting print out, gawa ng nahigupan ko na yung kanyang damper, nahigupan ko na yung kanyang waste tank, at syempre nag-flash ink na rin po tayo. So ang nangyari, ito po wala siyang print out. So ayusin natin yung board, i-shorted natin yung fuse 1 nitong printer. Ito, backlash na to siya. So babaklasin pa uli natin. So ito po, marami akong testing sa kanya kanina pero wala pa rin siyang print out. Ang gulo dito. Ayan, medyo makalat ang aking printing shop. Printing repair shop. Medyo makalat. Pasensya nyo na. So ito yung waste tank niya. Tatanggalin natin ang board. Alam nyo naman sa trabaho natin mga printer technician, hindi tumadumi sa kamay, pero sulit naman. So yan guys, ito. Tanggalin natin to, babaklasin natin to at saka ito no? Na marami tayong babaklasin dito, pero kaya lang kung magbabaklas kayo ng inyong ano printer, kailangan bibidyohan nyo katulad na lang na ito kasi maraming pasikot sikot to, hindi katulad to ng mga L120, L210. Ito po medyo may pasikot sikot. So pagka medyo hindi nyo natandaan kung paano pagkabit, matatagal lang kayo. Okay? Proceed na tayo. So yun guys, ito. Tanggalin natin itong tumatanggalin natin. Itong screw. Ayan, may screw dito. Siyempre, tanggalin muna natin itong flex. Ayan, hindi masyado sa gabay. Okay. Ayan. So, tanggalin natin ito. Kanyang wifi. Siyempre ito rin tatanggalin natin kanyang ethernet. So yan, kailangan nyo tandaan nyo kung paano nyo pinalas. Mas maganda videohan nyo para hindi kayo mahirapan pagbalik, lalo pag hindi nyo kabisado ng mga printer. So kailangan nyo ang videohan. Itong video ng ito ay para sa mga customer o kaya naman para sa mga kapwa ko technician na
ano, na mga baguhan lang. Katulad ko, baguhan. So, ayan. Tanggalin na natin to. Saka ito. Ayan, tanggalin natin. At yung mga flakes sa gabal sa katong dalawang to. Ito pa pala. So yan, tanggalin natin. Then hahanapin natin dito guys kung alin yung fuse 1. Ito po ay L51FL565. Ito po ang kanyang fuse. Yan, mapapansin nyo po ito. Ito yung kanyang, ito yung fuse nya. Kailangan natin itong i-shorted. So ito guys, ang ating ipipuse ito. Yung sa bag ko, yung bag ko malaki. Yan ito guys, mapapansin nyo ito yung nakalagay na F1 fuse 1. So kaya di siya nagpiprint out, ito ang dahilan nya. So yan, gagamit tayo ng panghinang soldering lead ko. At syempre gagamitin tayo ng soldering lead. Ito guys. Okay lang siya guys kahit matanggal niyo yung kanyang pyesa. Importante dito. Matanggal man siya o hindi, okay lang yan. Importante ay ma-shorted mo siya. Yan, parang ganyan. Ayan. Ayan guys ha. Papansin nyo, shorted na siya. Magkaduktong na siyang dalawa. Ayan. So ngayon, kakabit na natin uli sa kanyang pinaglalagyan. So yan guys, kabit na natin. So ito yung pagbabalik ang medyo hassle kasi medyo masikip. Medyo masikip siya kaya medyo hassle. Kaya dapat nakasama na siya. Ngayon natin ito na sa likod. Yan, tapos siyempre itong hindi ka yan, power supply. Ito yung kanyang pass natin sa loob. Yung flex na maliit. Mama! 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 Mama!
itong flex na maliit. Tapos itong motor, ibit na rin natin itong CR motor. So ayan, nakabit na natin. So ayan, kabit na natin itong head. Ah, head, ah, tama, flex head, dalawa yan. Yan, tapos dito naman tayo. So ito yung dapat yung tatandaan. Unahin muna natin itong, yan. So may mga pattern naman yan dito, ito katuloy niya may butas, pero dapat ikabit mo muna to. Yan, kasi pag kinabit mo yan, tapos tsaka natin itong ikakabit dito sa dalawang butas. Yan, then third naman natin ay ito. So ito, may papansin nyo may butas dito, yan dito sa baba naman yan. Yan. Kira natin ito. Tapos ito naman yung kabit natin dito. So ito yan, dito may pattern yan dito. Yan. So tanggalin muna natin itong isang screw dito, kasi kinabit ko ito doon ng gumagalaw. Yan. Kailangan makakasama silang tatlo. So yan. So ito ang huli, pasok mo yun dyan. So yan, pasok mo ito dito. Tapos dito sa yan, yan, dapat tatlo silang ito, ito tsaka ito, dapat magkakasama sila dito sa board. So yan. Ito dito yan. Yan, tapos ito naman dito yan. So ayan, testing na ulit natin yun kung gagana na siya.
kaso eh. So, ayun na guys. Nakabit na natin yung scanner, ring board. At saka tayo magte-test ng nozzle check kung meron ba siya. Nozzle check. Tignan natin kung magkakaroon na siya ng print out. Pak. Yan guys. Meron na tayong print out. Open. Na tayong 117,000 print. Yan. So good na po yung head niya. Pero pangit ang kanyang, ulitin natin. Sa pa. Yung maganda-gandang print. So isa pa guys, magte-test tayo ulit ng print. Ang napansin nyo? Ayan, good ang head. Ang kita ebidensya. Ayan. So, success ang ating ginawa na pag-fuse. Success ang ating ginawa sa pag-shorted ng fuse F1. Now, kanina, nakita nyo naman, walang printout. So, ngayon meron na. So, salamat sa mga nanood. Kapatid. Kuyan, kung nakatulong tong video ko, paki-subscribe naman diyan para ma-update ka sa panibago kong video. Babush.